Good day mga peeps. We're back sa aking channel. This time mga peeps, continue tayo sa ating ginagawang fabrication ng sliding window. Bali sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng kanyang perimeter frame. So, bago tayo tutungo sa aking video mga peeps. Kung bago ka lang sa aking channel, pa-support naman. Pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel, and then pag-include na rin ang notification bell para always updated ka sa mga upcoming tutorial video natin. So, without further ado mga peeps, tara, gawin na natin ito. So, ito yung ating mga corresponding measurement mga peeps sa ginagawa nating fabrication ng sliding windows. Yung ating ginamit na materials nga pala is WSD or yung widely used aluminum profile or widely use na sliding door section. Bali, for windows na siya mga peeps. Yun yung description ng SD. So, yung process na gagawin natin mga peeps is yung aking nakasanayan. I'm not saying this is the best option or madaling procedure. But, disclaimer lang po, ito yung aking, for me, ito yung mas magandang pamamaraan kung paano mag-assemble or magbuo ng sliding window. So, bali yung procedure ko is I assemble the glass panel first, yung sliding glass panel. And then, with screen kasi ito, then isinusunod ko yung screen. And then, bali, huli na yung mga perimeter frame, mga peeps. Bali, yung procedure natin is so unusual. Ito yung usual na ginagawa mga peeps. So, kinakaltasan yung jam. Ayan. So, yung process na to is time consuming siya. At the same time, it requires space kapag mag-transport na. So, pag maramihan, matagal mo talagang gawin dahil, like I said, sa boat, sa ibabaw at sa baba, is kakaltasan mo ng ganito mga peeps. So, unlike sa procedure na gagawin natin is, I only cut the double head and then the double seal. According sa kanyang sukat, like for example, 46.5 yung width measurement. So, kinating natin ito ng less than 46.5. It's almost 7.16, 46.716 or 46.38, pwede na yun. It's mabuting gawin is maglagay tayo ng clearance ng sa gayon pag mag-install tayo ng ating double head at saka double seal is hindi na tayo magka-cut or wala nang cutting na magaganap. And then yung ginawa natin sa double jam, ayan, bali we cut it according sa kanyang sukat pero nag-less tayo ng 1/2 sa height. So, if the height is 46.5, less natin ang 1/2. So, 46 na lang yung ating cutting sa mga double jump. So, bali yung procedure na gagawin natin dito mga peeps is ipapakita ko sa inyo. So, kuha lang tayo na ito mga peeps, cut size ng double seal. Bali, yung sa bottom part lang ng ating double jam ang kinakaltasan ko mga peeps. Ayan. So parang ganito siya. So para mas maintindihan nyo, pakita ko sa inyo yung procedure or yung process kung paano natin ginagawa ang pagkakaltas sa double jam. So tara, let's do this. So ganito yung process ng aking pagkakaltas mga peeps ng double jam. Bali sa bottom part or sa double seal lang tayo nag-less or nagbabawas rather. So yung mga necessary na tools na gagamitin natin dito is ito lang, bead cutter at saka gunting lang mga peeps. So ganito yung process. So, ayan mga peeps. Kinaltasan natin siya. No? It's almost 1/8, I guess. And then, fit natin itong double seal.
So ayan, pag makita mo na it's almost plasing na itong part na ito dito at saka dito. Ayan. Saka natin guguhitan dito na part using this blade cutter. And then kakatasan natin mga tips. And we are going to remove this one by using a scissor. Kanya na fit natin ulit. So ayan mga peeps, it's almost plastic na siya. So yung next procedure is, wait lang, fit natin ng maayos. Ayan. The next procedure is maglalagay tayo ng marking para sa pagbabawas dito mga peeps. Ayan. Then remove natin ito using a scissor again. Then fold natin pa pasok. Then fit natin ulit yung ating cut size na double seal. So ayan mga peeps. So if ever you find out na hindi pa siya gaano ka fit, pwede mo siyang bawasan. Like for example this one na medyo kulang ng konti. Fit natin ulit. So that's it. I think this is the best na pagkakapit. So as you can see dito sa may kabila, ayan. 00 siya. And as well as dito mga peeps. Ayan, 00 yan. So sa kabila naman, so ganito lang yung process. Lagi nyo pong tatandaan, once dito sa kabilang bahagi is nakaganin siya, then sa other side naman nakatalikod yung double jump para nang sa gayon na hindi mabaliktad yung pagkakaltas mga peeps. So same process lang po. Ayan, fit natin. Then, lagay tayo ng marking. So ayan mga peeps, same process lang, ayan, kung mapapansin nyo sa may gilid na bahagi, 00 siya, as well as dito.
So, pakita ko sa inyo yung actual na pagkakalagay ng ating double jump, mga tips. So, pakita ko yung process kung paano natin inilalagay yung ating double jump, mga peeps. Ayan, this is my existing window. So, remove lang natin para mas makita nyo, mas maintindihan nyo yung process, yung procedure na ginagawa natin. So, kadalasang ginagawa ko is, nilalagay lang ako ng dalawa o tatlong screw. Ayan, dito sa may gitna. Then I always place the screw. It's almost at the center or anong tawag nito? It's almost the same sa keeper. Yung sa gayon, pag mag-locknack mayo, hindi siya mahahatak dahil may screw. Then dito sa may kabila. So, ayan, natanggal na natin itong ating screw. So, ito yung process na ginagawa ko. Ayan, yan yung pagkakaltas ko sa may ibabaw na bahagi ng ating sliding window. Bali, yung procedure natin is una kong nilalagay yung double head. So, if you found out na kung sakali short yung ating height or yung pagkaka-fabricate ng mga panel frame, you can simply unscrew. Ayan. I-unscrew mo lang itong kuan. Luluwagan mo lang yung ating double head. And then, baba mo siya ng konti. Then, pwede mo siyang lagyan ng kalso. That if, kung short yung ating mga inassemble na panel frame. Mga sliding panels rather. So, yan yung kadalasang ginagawa ko. Once may encounter ko yung if ever may short na pagkakagawa or short na pagka-assemble ng mga sliding panel. So, sa jam naman, if ever hindi align yung ating hindi straight rather yung ating jam, so we can simply ganito yung process. Ayan. So if ever wala sa hulog yung ating jam, madali lang siyang gawa ng paraan, mga peeps. Ayan, pwede mo siyang ganyan. Ihatak mo siya. Then pwede kang maglagay ng kalso. If ever short yung pagkakahati natin ng mga bottom at saka top rail, pwede mo siyang ayan, maglagay ng kalso. If ever mas hindi siya align or hindi, anong tawag nito, kulang sa hulog rather, or if ever hindi straight yung pagkaka-finish ng ating opening, so you can simply unscrew the screw or loosen mo lang yung screw and then lagyan mo ng kalso, then saka ka maglalagay ng anong tawag nito, silicone sealant. So ganyan lang yung process, mga ka-peeps. But this time nasa tamang sukat yung ating pagka-fabricate ng sliding window. So, yan yung mga advantages sa ating procedure kung paano tayo mag-prepare ng perimeter frame ng ating sliding window. So, i-repeat lang natin yung process, mga peeps, sa pagkakaltas ng mga double jam, and then after natin makaltas yan, so we will tight it together nang sa gayon hindi siya mawala at mabisang lagyan mo ng marking, ayan, para hindi ka mawala sa mga measurement mo, para mas madali mo siyang malocate. It's better to put a marking or palatandaan. It's either
pencil pen, a ball pen, or it's up to you kung ano yung mabisa mong mabisang gawin para madali mo siyang matandaan. So, yan yung process na kadalasan kong ginagawa, mga peeps, sa pag-prepare ng mga perimeter frame sa ating sliding windows. So, kung may mga katanungan kayo, feel free to drop your comments in the comment section below. Sasagutin natin yan, mga peeps. At saka, huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel. And if you find this video very helpful to you, please pag-hit ng like, mga peeps. So this has been Fong's Work. See you again next time. Bye-bye.